ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong arali. Halina at matuto ng bagong arali. Ang ating asignatura ngayon ay Mathematics para sa Grade 1. Tayo ay nasa unang markahan, Week 4. Ang ating aralin ay paghahambing gamit ang katagang mas kaunti, mas marami, at magkapareho. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng pangkat na mga bagay gamit ang salitang mas kaunti, mas marami, at magkapareho. Basahin at unawain ang pangungusap. Tingnan kung sino sa dalawa ang mas marami at mas kaunti ang nakuhang bayabas. Namitas ng bayabas si Naan at Ani. 5 ang napitas ni Ann, 3 naman ang napitas ni Ani. Ito si Naan at Ani. Bilangin natin ang napitas ni Ann. Sabayan niyo ako. 1, 2, 3, 4, 5 bayabas ang napitas ni Ann. Ilan naman ang napitas ni Ani? 1, 2, 3 ang napitas ni Ani. Sagutin natin ang mga katanungan. Ilang bayabas ang pinitas ni Ann? Kung ang iyong sagot ay 5 bayabas, punta ang iyong kasagutan. Mahusay! Para sa ikalawang katanungan, ilang bayabas naman ang pinitas ni Ani? Kung ang sagot mo ay 3 bayabas, magaling! Tumpak ang iyong kasagutan! Para sa ikatatlong katanungan, sino ang mas maraming pinitas? Si Ann na may 5 napitas na bayabas o si Annie na may 3 napitas na bayabas? Kung ang sagot mo ay 5, si Ann ang may mas maraming pinitas na bayabas. Tumpak ang iyong kasagutan! Sino naman ang mas kaunti ang pinitas? Si Ann na may 5 napitas o si Annie na may 5 napitas? Kung ang sagot mo ay si Annie, tumpak ang iyong kasagutan! Magkapareho ba ang dami ng kanilang pinitas? Pagmasdan muli, si Ann ay may 5 napitas at si Annie ay may 3 napitas. Magkapareho ba ang dami ng kanilang pinitas? Kung ang sagot mo ay hindi po, tumpak ang iyong kasagutan. May mga salitang maaaring gamitin sa paghahambing ng bilang, pangkat o set ng mga bagay. Ito ay mga katagang mas kaunti, mas marami, at kapareho. Ang mas kaunti ay nagpapahayag ng mas maliit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa ikalawang pangkat. Tingnan natin ang halimbawa. Si Annie ay may 3 napitas na bayabas at si Ann naman ay may 5 pinitas na bayabas. Ating paghambingin, ang 3 ay mas kaunti kaysa 5. Mas kaunti. Ang mas marami naman ay katagang nagpapahayag ng mas higit ang bilang ng mga bagay sa naunang pangkat kaysa ikalawang pangkat. Pagmasdan natin, si Ann ay may 5 pinitas
at si Ani naman ay may tatlong pinitas. Paghambingin natin. Ang lima ay mas marami kaysa tatlo. Mas marami. Pagmasdan muli natin, lima ang napitas niyan at si Ani naman ay tatlo. Lima at tatlo. Ang lima ay mas marami sa tatlo. Mas marami. Ang magkapareha naman ay nagpapahayag ng pantay o magkasindami ang bilang ng magkabilang pangkat. Magkasindami daw mga bata. Ito ay magkapareho. Pagmasdan natin. Sa unang grupo ay mayroong bilangin natin sa unang pangkat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na talong. Sa ikalawang pangkat naman ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ano ang napansin nyo? Tama! Sila ay magkapareho ng bilang o dami. Magkapareho. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, buksan sa pahina 16. Ihambing ang pangkat A sa pangkat B. Lagyan ng check ang kahon kung tama ang sagot. Ilagay ang iyong sagot sa iyong papel. Pagmasdan ng unang pangkat, mayroon tayong isa, dalawa, tatlo, apat. At sa pangkat B naman ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ihambing natin ang apat at lima. Ano ang iyong kasagutan? Kung ang sagot mo ay mas kaunti, tumpak ang iyong kasagutan. Tinalaman natin sa bilang dalawa. Bilangin natin ang pangkat A. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Sampung glue. Sa pangkat B naman ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Paghambingin natin ang sampung glue at ang pitong glue. Kung ang iyong kasagutan ay mas marami ang sampu kaysa pito, tama ang iyong sagot. Pagmasdan naman natin sa bilang tatlo, bilangin natin sa pangkat A, isa, dalawa, tatlo, tatlong bag. Sa pangkat B naman, isa, dalawa, tatlo. Ihambing nga ang tatlong bag sa tatlong bilang ng bag din. Ano ang iyong kasagutan? Kung ang sagot mo ay magkapareho, tama naman ang iyong sagot. Palakpakan nga ang iyong sarili. Para naman sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, buklatin muli sa pahina 16. Pagsunod-sunulin ang mga pangkat. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ayusin natin ng malaking bilang paliit. Bilangin natin ang nasa pangkat A. Isa, dalawa, tatlo. Sa pangkat B naman, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Sa pangkat C naman, isa, dalawa, tatlo, apat. Ang gagawin natin ay hanapin natin ang pinakamalaki. Alin ba ang pinakamalaki? Tama! Lima ang pinakamalaki sa kanilang tatlong grupo. Alin kaya ang sumunod na malaking bilang? Magaling! Apat! Lima? Apat! At ano naman ang sumunod? Tatlo! Pagmasdan niya uli natin kung tama ang ating sagot. Ang ating sagot ay ang pinakamalaki ay limang lapis, sinundan ng apat na lapis, at sinundan ng tatlong bilang na lapis. Napakahusay mga bata! Ngayon naman, kabaliktaran naman ang ating gagawin. Uunahin naman natin ang pinakamaliit papalaking bilang. Alin ang pinakamaliit o pinakakaunting bilang?
Magaling! Ito ay tatlo. Ano naman ang sumunod na maliit na bilang? Mahusay! Apat! At ang kasunod ay lima! Ang galing mga bata, ating pagmasdan muli. Pinakamaliit na bilang ay tatlo, apat, at lima. Inayos natin yan ng maliit papalaki. Naintindihan ba mga bata? Para naman sa bilang dalawa, alin kaya ang pinakamalaking bilang? Mayroon tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Sa pangkat naman na ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. At isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Alin kaya ang pinakamalaki? Magaling! Walong krayola! Ano naman ang susunod? Pitong krayola at anim na krayola. Napakahusay mga bata. Ngayon naman ay kabaliktaran ang ating gagawin. Pinakamaliit naman ang una nating ilalagay. At ito ay anim, pito, at walo. Para naman sa bilang tatlo, bilangin natin ang mga sticks. Sa grupong ito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat. Sa pangkat naman na ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa. At para sa pangkat C, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Iayos natin ng pinakamalaking bilang papaliit. Alin ang pinakamalaking bilang? Tama, ito ay labing apat. Susundan ito ng labing dalawa at sampu. Ngayon naman iayos natin ang maliit papalaki. Alin ba ang pinakamaliit na bilang? Mahusay, sampu, labing dalawa, labing apat. Tingnan niya kung tama ang inyong mga kasagutan. Mahusay mga bata. Ginagamit ang katagang mas kaunti, mas marami at kapareho sa paghahambing ng pangkat ng mga bagay o set. Tandaan natin yan mga bata ha. Ginagamit natin ang katagang mas kaunti, mas marami at kapareho sa paghahambing ng pangkat ng mga bagay o set. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, buklatin sa pahina 17. Bilangin natin ang unang pangkat, 1, 2, 3, 4. At sa kabilang grupo naman ay 1, 2, 3, 4, 5. Ano kaya ang wastong sagot? Ang 4 ay patlang sa 5. Mas kaunti, mas marami, o pareho? Kung ang iyong sagot ay mas kaunti, tumpak ang iyong kasagutan. Para naman sa ikalawang bilang ay mayroon tayong bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. At sa kabilang grupo naman ay 1, 2, 3, 4, 5. Ano kaya ang sagot? Ihambing natin ang 5 at 5. Ito ba ay mas kaunti, mas marami, o pareho? Kung ang iyong kasagutan ay pareho, tumpak ang iyong kasagutan. Ihambing naman natin ang bilang tatlo. Ang unang set ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At sa kabilang set naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihambing nga ang 12 at ang 8. Ano ang iyong kasagutan? Mas kaunti, mas marami, o pareho?
Kung ang iyong kasagutan ay mas marami, tama ang iyong sagot. Mahusay mga bata! Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, buksan muli sa pahina 17. Pagsunod-sunurin ang mga pangkat, isulat sa iyong kwaderno ang letra ng tamang sagot. Bilangin natin ang unang set. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang ikalawang set naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At ang ikatatlong set ay 1, 2, 3, 4. Ayusin natin ang pinakamalaking bilang, papaliit na bilang. At ayusin ang maliit, papalaking bilang. Umpisahan na natin. Para sa malaki, papaliit na bilang, ang unang pinakamalaking bilang ay siyam. Sumunod naman ang anim. At susundan ng apat. Ngayon naman, ayusin ng pinakamaliit, papalaki. Ito ay apat ang pinakamaliit. Susundan ng anim at siyam. Kung ito ang inyong kasagutan, napakahusay nyo mga bata. Tumpak na tumpak ang inyong kasagutan. Binabati kita. Natapos mo na ang ika-apat na linggo ng ating aralin. Kung hindi mo patapos sagutan ang iyong module, maaari mo itong ipagpatuloy. Maaari mo ring balikan ang video na ito upang maging gabay mo sa iyong pag-aaral. Salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.